sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Araw po ng Huwebes, ikalabing isang linggo sa karaniwang panahon. Sa banal na misang ito, isinasama po natin ang ating iba't ibang kahilingan, maging ang mga kahilingan nang nasa kani-kanilang mga tahanan na nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan, kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho
katulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki kay Kristo. Ngunit nag-aalala akong baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Palagay ko na may hindi ako huli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito at ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo? Wari bang inaagawan ko sila, matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusindian, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa pool ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na sumasa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan diyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan. Kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Lahat niyang gawa'y dakila at wagas, bukod sa matuwid hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabutit mahabaging lubha. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo't matapat. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap ng Diyos Ama. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng iyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo,
Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kaluuban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mundo ng kalakalan, pag ang isang tao ay nag-invest, ang kanyang unang nasa kanyang isipan ay ang tinatawag na ROI, Return of Investment. Sa mundo ito ng kalakalan, kaya nga, ano ang ginagawa? Nagkakaroon muna ng tinatawag na feasibility studies. Kung sila ba'y kikita o kung hindi. Ang market, strategic place ng paglalagyan ng isang gagawing pangkalakalan, lahat ito'y pinag-aaralan dahil ang mithiin ng kalakalan ay maibalik. Hindi lang maibalik kung hindi kumita sa kanilang gagawing kalakal, sa kanilang gagawing negosyo. Kadalasan ito ang pakiwari ng mga tao na kagaya ng kalakalan, kagaya ng negosyo ang pananalangin sa Diyos, na ang ginagawa ng tao ay hingi lang ng hingi na inaakalay bigay naman ng bigay ang Diyos. Para bagang hindi na natin pinakikinggan kung ano ang mensahe ng Diyos, hindi na natin pinakikinggan kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi nga ng isang manunulat, ang prayer ay dual aspect. Ano ho? May mensahe tayo sa Diyos at may mensahe ang Diyos sa atin. Ang pinaka-importante dito, mapakinggan natin at maramdaman natin kung ano ang mensahe ng Diyos sa atin. At ang panalangin ay hindi para baguhin ang kalooban ng Diyos, na gusto nating diktahan ang Diyos. Ang panalangin ay naglalayon na tayo ang babaguhin ng Diyos, ikukonforme kung ano ang nilalayon at kalooban ng Diyos, at tayo ang dapat na mag-transform. Hindi yung Diyos ang magbago ng kanyang kalooban dahil siya'y dakila at makapangyarihan. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang panalangin ay hindi po profitable aspect at hindi ritual aspect. Kung hindi, ito'y perseverance ng isang tao. Kaya nga, maliwanag ang itinuro ng ating Panginoon sa panalangin Ama namin. Sa pagsasabi ng ating Panginoon, ganito kayo manalangin at ang tawag Ama namin. Hindi rin sinabi dito in a singular form, Ama ko, kung hindi Ama namin. Dahil nangangahulugang ito'y tayong lahat ay magkakapatid at iisa ang ating Ama. At kung alam natin at kinikilala nating Ama ang ating pinapanalanginan, kagaya ng isang biological father, alam ng tatay, alam ng daddy, alam ng itay, alam ng papa kung ano ang ating kahilingan. At hindi na kailangang gumamit pa ng napakaraming salita dahil ang lahat ng bagay ay nalalaman niya. Sabi nga dito'y, bago ka pa lumapit, bago ka pa humiling, alam na ng Diyos, alam na ng iyong Ama
kung ano ang iyong kakailanganin at kung ano ang karapat-dapat at para sa iyo. At bigyan din natin ng atensyon yung pagsasabing, ibibigay ang ating mga pangangailangan. Hindi lahat ng ating ginugusto ay ibibigay ng Diyos, kung hindi lahat ng ating pangangailangan. Magkaiba kasi yun, yung needs at wants. Ano, nakadalasan ito po ang ating ini-insist sa ating panalangin. Yung kagustuhan lang natin. Subalit, hindi natin nararamdaman at hindi natin naririnig kung ano ang mensahin ng Panginoon sa atin na parang sinasabi ng Diyos na hindi ito makakabuti sa iyo, kaya hindi ko ito ibibigay. Kaya anong nangyayari sa tao pag hindi ito ibinibigay? Parang sinasabing, may Diyos ba? Doon na nagkakaroon ng pagdududa ang tao pag hindi na ipinagkakaloob ang kanyang kahilingan. Muli, ang panawagan sa atin ng ating Panginoon at hamon, ang panalangin ay perseverance, hindi po ito profitable aspect at ritual aspect. Kung hindi nasa pagtsatsaga ng tao, nang sa ganon ang kanyang relasyon sa Diyos ay mas lalo pang humigpit sa pamamagitan ng pananalangin. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito ng abiyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na
siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanong. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin,
suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kapani sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, diyo-diyo mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung di kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Son.
mo'y mayapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginawan sa tumpak na landas siyang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko. Pagman ang tatatahakin ko, wala kong sindak, siya ay kasama ko. Ang hawak niyang tungkod at siyang gabay ko, tama niyang pamalo, siglat ang gulan ko. Pinagiginhawa ko, lubos. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko, lubos. Ang loob ng himlayan, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y mayapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawan sa tumpak na landas siyang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko, lubos. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibiling kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo po sandali para sa ilang paalala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad or ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ika-anim, bukas ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa 9 ng umaga na pangungunahan ng obispo ng Malaysia at sa 4 at kalahati ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ngayong tanghali. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon.